sundin sa pagpapatupad ng ating F2F classes. Opo kayo magagalit sa amin kapag po pinapapilma po kayo ng health declaration forms doon. Huwag po kayo magagalit kung bakit kinakailangan natin magsuot ng face mask. Huwag po kayo magagalit kung bakit kinakailangan ang imbit natin ay doon. Ano po? Papaliwanag ko po sa inyo. Sa pagsisimula po ng limited face-to-face classes, mahalaga po na makabalik ang ating mga mag-aaral sa klase o sa paaralan. Ngunit, higit na mahalaga yung kaligtasan ng mga estudyante at kaligtasan ng mga guro habang ini-implement ang F2F. So sabi po ng mga research, tayo daw po ay nasa post-pandemic COVID age na. Ibig sabihin po ng post, parang papasara na, parang papatapos na. Sa ayaw po natin at sa gusto, si COVID po nandyan lang sa paligid. Hindi na siya mawawala, mag-mutate lang siya ng mag-mutate. As a matter of fact, meron tayong bagong variant ngayon, dito ba? Tinatawag nilang Deltacron. Combination daw po ng Delta at Omicron. Pero hindi na dito sa ganyang patroon sa atin. So kung nakikita nyo, si COVID-19, patuloy lang nilang pagbabago ngayon, patuloy lang nilang mag-mutate. So tayo mga tao, tayo na po yung mag-adjust sa COVID-19. Ano po? Dahil siya yung dyan, hindi naman po pwede na habang buhay ay naka-modular po tayo. Magkakaroon po tayo ng iba't ibang epekto. Kung saan ang epekto yung lagi nasa bahay, lagi modular lamang. Kaya sinisikap po ni DepEd na may pagpatuloy yung ating face-to-face. So anong kailangan gawin ng mga magulang? Anong kailangan gawin ng mga estudyante? Una po, alagaan niyo po yung inyong mga sarili. Pangalawa, alagaan niyo po yung inyong kapwa. So mag-aalagaan po tayo. Bakit? Once po na magkaroon ng kahit na isang kaso ng positive case ng COVID sa barangay na bayo, kahit po siya ay nasa Minamat, nasa Laklak, nasa Bumping, nasa Tantra, kahit nasaan pa siya, mapaparalyze po yung implementation ng ating F2F. Hindi po tayo patutuloy. Which is, ayaw natin mangyari yun. So para po natin maiwasan, sunod po tayo sa mga protocols. Sa pagpasok niyo sa gate, kinakailangan ng health declaration form. Protocols po natin yun. Actually, not necessarily protocols natin yun. Under po siya ng umbrella ng protocols ni DOH, ni DepEd, ni IATF. Kailangan po tayong sumunod doon. Huwag po tayo magtaka kampante-kampante na bakunado na ako, hindi na ako mahahawa. Yes, possible, true. Hindi ka na mahahawa. Pero, possible din na makahawa ka. So, yung attitude na alagaan mo yung sarili mo, alagaan mo yung kapwa mo, napakalaking tulong para maging successful po yung pagpapagbad natin ng F2F. Kaya mga minamahal ko mga magulang, minamahal ko mga guardians, estudyante na narinito ngayon, sama-sama tayong mag-alagaan para yung edukasyon ng ating mga anak na magagana sa loob ng paaralan ay magpapatuloy po. So, later po, ipapaliwanag sa inyo ng ating mga guro kung ano ba yung mga dapat yung malaman bago tayo magsimula ng ating face-to-face. Sa kapag-arment na po kami ng board sa mga estudyante, yung itsura ng ating mga anak habang sila ay nagpa-simulation. Napakasaya po nila, napaka-excited po nila. Although nasa loob sila ng school, napakatahimik po nila. So ibig sabihin, they are willing, they are excited. Matutupad na yung gusto nila ng matagal-tagal na. I know, gusto nyo rin po yun, di ba? Ang hirap kayo magturo ng anak sa bahay, ayaw sumunod, di ba? So, bawas-bawasan po natin konti-konti yung burden po ng mga magulang sa pagtuturo sa loob ng bahay. I-open po ng paaralan ang limited face-to-face. Limited, mga nanay, mga tatay, kasi po meron tayong 2 batches. Meron tayong batch 1, meron tayong batch 2. Malalaman niyo po kung saan nakasama yung anak niyo, kung batch 1 or batch 2. Kung siya po ay batch 1, simula niya na sa 21. Kung senior high school at batch 1, simula niya na sa 21. Kung senior high school at batch 2, simula niya na ng open face to school. Sa 28. Tapos nagpapalitan po yun. Para lahat sila ay makaka-experience ng
face-to-face classes. So yun lamang po, bear with the weather, talaga pong mainit, hindi lang po kayo nainitan, kami rin po nainitan. Bear with the weather, sama-sama lang po nating taguyod yung face-to-face classes para po sa ating mga anak. So yun lamang po, muli magandang hapon po sa ating lahat. Masusulat na logbook mo po mga sa inyong para sa ating lahat. So, dumako naman po tayo sa ating roll call para naman po i-acknowledge ang ating mga dumalos ngayong hapon. Tinatawagan ko po si Ma'am Dima Aida Lozano. Magandang tanghali po sa lahat ng magulang ng grade 8, grade 10, at grade 12. So, ito po yung sasaliin natin. Mga nanay, kasama po yung advisor. So, pag tinawag po yung section nyo, so, ang sasaliin natin, handang-handa na sa face-to-face. So, simulan po natin sa grade 8, sa grade 8, kumal groups. Sir, AJ? Kahit tinawag po na rin, sir? Ah, sige po. So, tumayo daw po lahat. Okay, thank you Sir AJ. Next po, so, nag-uusapan yung face-to-face class. Tayo po tayo mga nanay. Sabi nila handang-handa na sa face-to-face. Next po, grade 8 Philippines. Kay Ma'am Lourdes. Thank you po. Next po sa grade 10. So simulan po natin sa grade 10 Korea, Mang Joan. Thank you po, Mang Joan. Next po, Sir Sam. Ganda ng school namin. Hindi pa ako nag-aaral ng school. Ano sa likod. Doon sa likod niyo ng school club. Thank you po. At sa amin yung advisory, mga nanay. So, sa great venture lang pa. Sige po, tayo po kayo. So, sabay-sabay po tayo. Handang-handa na sa face-to-face. Great venture lang pa. Thank you po, mga nanay po. And then po, sa grade 12. So, simulan po natin sa Kyrgyzstan. Kay Ma'am Danica. So, tayo po tayo. Okay. Okay. Thank you po. Parang yung energy ng mga nanay, mas ano kayo, kaya po siya dinamuwa. So, at ang huli po, yung grade 12 parade. So, sa pangungulang yung mga lenya ng bago. Handang-handa na sa face-to-face. Uwi na ako.